Isang araw, tinanong ng isang batang lalaki ang kanyang ama kung ano ang kahalagahan ng kanyang buhay. Sa halip na sagutin, sinabi ng ama sa kanyang anak, "Anak, kunin mo ang batong ito at ibenta mo ito sa isang merkado. Kung may magtanong sa presyo nito, itaas mo lamang ang iyong 2 daliri. Nagtungo ang batang lalaki sa merkado at tinanong ang isang babae, "Magkano ang batong ito? Nais kong ilagay ito sa aking hardin." Walang sinabi ang batang lalaki. Sa halip, itinaas nito ang 2 daliri at sinabi ng babae na, "2 piso? Kukunin ko na ito." Umuwi ang batang lalaki at sinabi niya sa kanyang ama na may isang babae na nais bumili sa bato sa halagang 2 piso. Sinabi ng ama sa kanya, "Nais ko na dalhin mo ang batong ito sa isang museo. Kung may gustong bumili, ay magtaas ka lamang ng 2 daliri. Pumunta ang batang lalaki sa museo at isang lalaki ang gustong bumili sa bato. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang 2 daliri at sinabi ng lalaki na, "200 piso? Kukunin ko na ito." Nabigla ang batang lalaki at tumakbo pauwi sa bahay. At sinabi niya sa kanyang ama na may isang tao na nais bumili sa bato sa halagang 200 piso. Sinabi ng kanyang ama, "Anak, ang huling lugar na nais kong puntahan mo ay sa isang tindahan ng mga mahahalagang bato. Ipakita ito sa may-ari at huwag magsabi ng isang salita, at kung tatanungin niya ang presyo, ay magtaas ka lamang ng 2 daliri. Nagpunta ang anak na lalaki sa isang mahalagang tindahan ng bato. Ipinakita niya ang bato sa may-ari. Sabi ng may-ari, "Saan mo nahanap ang bato na ito? Ito ay isa sa mga pinakasikat na bato sa buong mundo. Dapat ay mayroon ako nito. Magkano mo ibibinta ito?" Ang batang lalaki ay nagtaas ng 2 daliri at sinabi ng may-ari ng tindahan, "Kukunin ko ito sa halagang 20,000 piso. Ang bata na hindi alam kung ano ang sasabihin at ano ang gagawin ay tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. "Ama, mayroong isang tao na nais bumili sa bato ito sa halagang 20,000 piso. At sinabi ng kanyang ama, "Anak, alam mo na ba ang kahulugan ng iyong buhay ngayon? Nakikita mo, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, kung saan ka ipinanganak, kung ano ang kulay ng iyong balat, o kung magkano ang pera mo noong ipinanganak ka. Mahalaga kung saan mo ilalagay ang iyong sarili, ang mga taong nakapalibot sa iyo, at kung paano mo napiling dalhin ang iyong sarili. Maaring mabuhay ka sa tanang buhay mo na iniisip na ikaw ay isang 20 piso na bato. Maaring mabuhay ka sa tanang buhay mo na napapalibutan ng mga taong nakakita ng iyong halaga sa 20 piso lamang. Ngunit, ang bawat isa ay may nakatagong yaman sa loob nila, at maaari nating piliin na palibutan ang ating sarili sa mga taong nakikita ang ating halaga at nakikita ang kayamanan sa loob natin. Maaari mong piliin na ilagay ang iyong sarili sa isang merkado o ilagay ang iyong sarili sa isang tindahan ng mga mahalagang bato. Ikaw anak, maaari mo ring makita ang halaga ng ibang tao. Maaari ka rin makatulong sa ibang tao na makita nila ang kayamanan
na nakatago sa loob nila. Piliin mo ang mga taong pumapalibot sa iyo ng maigi. Ang lahat ng ito, mabuti man o masama, ay may malaking epekto sa pagpapatuloy mo sa iyong buhay.